Yan, magandang hapon muli sa inyo lahat at welcome kayo sa ating YouTube channel na Buhay Probinsya at magbabahagi ng ating ginagawa na pag-aalaga dito sa ating mga kabig. So ngayon, ang gagawin natin ay sasagot tayo ng mga katanungan sa inyong mga comment section sa ating Facebook page at sa ilang mga message nyo na hindi ko nare-replyan ng kumbaga ay ng detalyado. Ngayon yung pagkakataon na ating sasagutin yung inyong mga katanungan upang sa ganun ay pare-parehas tayong malinawan. Disclaimer lang, hindi ako ganun ka-eksperto, hindi ako veterinarian o veterinaryo. Ang mga sabihin ko ay pawang karanasan ko lang at based on my research. So nasa inyo pa din yun kung gagawin nyo, kung sa tingin nyo ay mabuti ba yung aking sabihin. It's up to you, guys. Ang una nating katanungan ay galing kay Ma'am Divine Life Capital Vero. Sabi niya dito, pwede po ba magtanong ano po kaya magandang pampataba sa kambing? So, ang tanong ni Ma'am Divine ay ano ba daw ang magandang pampataba sa kambing? Ang sagot natin dyan ay unang-una, kailangan natin i-assess kung ano ba ang ginagawa natin pag-alaga sa ating mga kambing. Unang-una, titingnan natin kung saan ba tayo nagkulang. Nabibigay ba natin yung pagkain na kailangan ng ating mga alagang kambing? Na ito bang mga pagkain ito ay maganda para sa ating mga alaga? Ito bang mga pagkain na to ay nakakabuti o nakakataba ba sa ating mga alaga? I-assess natin, tayo ba ay nag-deworm? Pinupurga ba natin yung ating mga alagang kambing? Kasi unang-una, kung di natin i-assess yung ating gawin na tayo mag-alaga ng kambing, hindi natin malalaman kung saan tayo nagkulang. Kung tayo ay nag-aalaga ng kambing pero hindi tayo nagpupurga, unang-una na ang pagpupurga. Napakahalaga ng pagpupurga dahil kahit anong sustansya, kahit anong dami na binibigay natin pagkain sa ating mga alagang kambing, pero andun yung mga parasites sa loob na kanilang rumen, ay hindi effective o hindi ma-absorb ng kanilang katawan yung nutrient o nakukuha nila doon sa mga pagkain binibigay natin. Kahit gaano pa ka high in protein yung mga legumes na binibigay natin, pero kung hindi naman nadideworm o hindi napupurga yung ating mga alagang kambing, useless din yung binibigay nating pagkain. Kaya unang-una, Ma'am Divine, assess natin, tayo ba ay nagpupurga? Unang-una, nagpupurga ba tayo? Secondly, nagbibigay ba tayo ng enough forages or enough legumes para sa ating mga alagang kambing? Yun yung pangalawa doon. O baka wala nang kinakain yung ating mga alaga kaya namamayat, kaya hindi tumataba. So kung magbibigay tayo ng sapat na legumes, katulad ano ba yung mga legumes na high in protein? Madre de agua, madre de cacao, malunggay, ipil-ipil, indigofera, ano pa ba? Yung mga nabanggit ko na mga legumes na yon, pwede natin ibigay sa ating mga alagang kambing dahil sila ay mga high in protein. Kumbaga ay sila ay mabilis magpalaki o magpatawa ng ating mga alagang kambing. Pangatlo, nagbibigay pa tayo ng vitamins na pang-supplement sa ating mga alagang kambing. Pang-apat, ang pinakamahalaga, dapat hindi mawala yung tubig sa ating mga alagang kambing. Napakahalaga ng tubig para sa ating mga alagang kambing. Minsan tayo ay nababaliwala natin yung tubig kasi naisip natin o sinasabi ng ibang tao, yung mga kambing naman ay hindi marunong uminom ng tubig. Kahit naman hindi uminom ng tubig yung mga kambing, inabubuhayan. Pero sa pag-aalaga natin ng kambing bilang experience ko, napaka-importante pala talaga ng tubig para sa ating mga alaga. Kaya yun, yung mga i-assess natin, tingnan natin, i-assess natin yung sarili natin kung paano ba tayo mag-alaga ng ating mga kambing. Kung paano natin sila naalagaan at sa mga pagkukulang natin na yun, doon natin punan para maging maayos, maging malaki, maging mataba yung ating mga alagang kambing. Sunod po nating katanungan ay galing po kay Sir Tomas Duran Jr. Sabi po dito, ano po ratio nyo sa asin at molasses po? Thanks. Itong molasses at asin, ito yung siguro ito yung pinapainom ko sa ating mga alagang kambing.
At minsan nilalagyan natin ng konting dala. Personally, to be honest, wala naman akong ratio pagdating sa mulas at saka asin. Ang mahalaga lang ay hindi ganun kadami yung mulases, dahil yung kapag napasobra o nasobrahan ng mulases yung ating mga alagang kambing, ay posible silang magkaroon ng ubo, sipon at magtae. Dahil sa alam naman natin na ang mulases ay matamis, kaya napaka-importante na less lang yung mulases. For me siguro, yung isang litro na tubig ay pwede na yung 2 tablespoons of molasses. So yun lang, pagdating naman sa asin, wala problema kung marami yung asin or kakunti yung asin. Basta wag lang masyadong madami yung molasses. Next naman po ay galing kay Sir Zin W. Rodriguez. Ang sabi po dito ay, ano po gamit nyo pwede po pamporga? Sa farm natin, ang ginagamit ko na pamporga ay ivermectin. Itong ivermectin ay isang pampurga na hindi lang para sa mga internal parasites. Ganun din ang ivermectin ay kahit sa external parasites, yung kanilang mga parasites na nasa balahibo ng ating mga kambing ay kayang patayin nitong ivermectin. Ang pinagkaiba lang nitong ivermectin na gamit natin, siya ay injectable. Unlike sa mga albendazol, balbacin, penbendazol, ito ay mga pampurga na oral o iniinom ng ating mga alagang kambing. Ang ivermectin nga lang ay siya ay tinuturok o ini-inject subcutaneous. Yun lang ang pinagkaiba ng ivermectin sa ibang pampurga. At kung di naman kayo marunong magturok, ay pwede naman kayong gumamit ng mga pampurga na through oral, katulad nga nung nabanggit ko, yung penbendazol, balbacin, albendazol, yun yung mga pampurga na pwedeng gamitin nyo, ibigay nyo sa inyong mga alagang kambing through oral. Ang apat po na katanungan, ang sasagutin muna po natin ngayon ay limang katanungan lang po. So itong katanungan na to ay second to the last question. Ang tanong po ni Sir Benji Mian Tupas, sabi niya po dito, Boss, anong klase ng feeds ang pinakain nyo sa kambing? Ang tanong ni Sir Benji, ano ba daw klase ng feeds yung pinapakain ko sa ating alagang kambing? Personally, ayaw kong banggitin yung brand ng feeds kasi hindi naman tayo sponsor ng brand ng feeds na to. Anything na feeds na pwede sa ruminant, ha? Guys, take note, pwede sa ruminants. Ano ba yung mga pwede sa ruminant? Unang-una, goat pellet or cow pellet. Yan lang yung recommended ko sa inyo na pwede nyo ipakain sa inyong mga alagang kambing. Kasi yung mga pigs na yan, guys, ay for ruminants. Meron din nagtatanong sa akin, Sir, pwede po ba ang feeds ng manok, no, ng poultry, feeds ng baboy? For me po, dinidiscourage ko po yung ganung mga feeds kasi unang-una po, iba po kasi yung classification ng rumen ng ating mga alagang kambing. Unlike sa mga baboy at saka sa manok, iba din po yung kanilang kailangan o classification ng kanilang tiyan o ng kanilang katawan. Kaya para po sa akin, ang pagbibigay lang po ng feeds na naaayon o naangkop sa ating mga alagang kambing ay yung pwede lang din sa mga ruminant, katulad ng alabaw, ng baka, kambing, tupa. So yun lang po yung maisasuggest ko sa inyo. Kung may mga vlogger man po nagsasuggest ng pwede magpakain ng feeds ng baboy o ng manok, ay nasa inyo na po yan. At your own risk po, mahirap na po magsugal o isugal yung ating mga alagang kambing kasi alam po natin na ang ating puhunan dyan ay pagod at hirap. Kaya ayoko naman po na magbibigay ako sa inyo ng, pakain nyo yung mga pigs na yun, pwede yun, pero mamatayan kayo. Ayoko naman po na isugal yung mga alaga nyong kambing. Pero
Ulitin ko po, nasa inyo po yun kung magbibigay po kayo. Pero para po sa akin, ang aking pong isasuggest sa inyo ay yung pigs na pwede sa ating mga alagang kambing. Last question po natin ay galing kay Zer Zamora Joey Pensan. Sabi niya po dito, ano po gamot sa sipon ng kambing, sir? Madali lang naman ang gamot sa kambing, gamot sa sipon para sa ating mga alagang kambing. Ang ginagamot ko sa sipon ng ating mga alagang kambing ay nilagang oregano. Nialaga ko lang yung oregano sa loob ng 30 minutes, pinapakuluan ko. At pagkatapos ko lagain, papalamigin ko lang, tapos yun na yung isusupak natin o ipapainom natin dun sa ating mga alagang kambing. At kailangan natin ito gawin sa loob ng isang linggo. Yun nga lang, sa oregano, medyo may katagalan yung epekto nito sa ating mga alagang kambing. Unlike sa mga synthetic na gamot na mabilis. Pero masama din kasi na lagi tayong gumagamit ng mga gamot kasi masama din ito para sa ating mga alagang kambing. Sa pag-aalaga natin ng kambing, kailangan din natin isipin na yung ating mga inaalagaan ay parang tao lang din. At kailangan natin sila pahalagahan katulad din nating mga tao. Kaya ang ginagamot ko sa ating kambing na merong ubo sipon ay nilagang oregano lang. Kaya yan, maraming salamat sa inyong patuloy na panunood at pagsuporta sa ating YouTube channel. At kung meron pa kayong mga katanungan, may mga hindi ako nabanggit, ay pwede nyong i-comment dyan sa comment section at pag-uusapan natin yan. Kaya sa mga susunod na episode natin ng question and answer ay abangan nyo yung ating mga parating na vlog. Sa mga hindi pa nga pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay paki-subscribe na rin ng ating YouTube channel at paki-follow na rin ng ating Facebook page na Angelo One Adventure. Kaya maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at hanggang sa muli.